from survival to revival. Hagar had a hard life. A servant of Abraham and Sarah, she had to sleep with Abraham because the couple thought it was the solution to their childlessness. Nang magbuntis siya, it created problems for her. Nakaranas si Hagar ng mala-survival mode na buhay dahil pinagmalupitan siya ni Sarah. Sa pagtakas ni Hagar ay sinalubong at tinanong siya ng anghel, "Hagar, alipin ni Sarah, saan ka nang galing at saan ka pupunta?" Ang sagot niya, "Tumakas po ako sa aking Panginoon." Pinabalik siya at sinabing magpailalim sa mga amo sapagkat ang mga anak niya ay pararamihin ng Diyos. Nasabi ni Hagar sa kanyang sarili, "Nakita ko rito ang nakakita sa akin." Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, "Ikaw ang Diyos na nakakakita." God saw a single mother and servant who was hurt by the family she served. Indeed, there is a God who sees. Noong bagyong Ulysses ay may mag-anak na pinalaya sa apartment pagkatapos mawala ng trabaho ang ama at hindi na sila makapagbayad ng renta. Sa kasagsagan ng bagyo ay napilitan silang umalis. Buntis noon ang ina, kaya't sa kalagitnaan ng lakas ng ulan at rumaragas ang baha, ay isinugod nila ito sa hospital. Sadly, hindi na umabot sa hospital ang bata. Sa sinapupunan nito, at ito ay namatay. God touched the heart of their fellow church member at sila ay binigyan ng libreng pabahay. Walang sawang pasasalamat sa Diyos ang naging tugon ng buong pamilya. Sama-sama silang naglilingkod ngayon sa Panginoon at naging bahagi sila ng revival ministry sa kanilang church. Do you think that nobody's there for you? Ang nangyari sa buhay ni Hagar at ng mag-anak who went from survival to revival ay matibay na patotoo na nakikita ng Diyos ang ating mga paghihirap. He is the God who sees you while you're in the wilderness. He can take you from survival to revival. Let us pray. Lord, I surrender my life to you. Tulungan po ninyo po akong makasurvive sa hirap at i-revive po ninyo ako in Jesus' name. Amen. Application, open your heart and pray in the power of the Holy Spirit, then allow Him to revive you. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tawagin ng ating Panginoong Diyos. Mga Gawa 2:39. Muli ako po si Pastor Alex Tinsay na nagpapaalala sa inyo na ang ating mga buhay ay nasa kamay ng Diyos at bibigyan niya tayo ng katagumpayan. God bless you more.